What's up mga kabiyo, welcome back to my channel. Ayun, pag-usapan natin ngayon kung bakit nga ba at paano tinatanggalan ng upper lip ang ating mga female flower horn breeders. Yun lang muna at simulan na natin to. Ayan, naka-line up yan na tatanggalan natin ang upper lip tsaka itong isa. Yan mga egg layer natin na Coxter jeans, pakita ko sa inyo mamaya. Ayan yung isang female natin, ito lang naman kailangan para matanggalan natin. Nail cutter lang ginagamit ko pero matanggalan natin ang upper lip. Ngayon, kung nagtatanong kayo, natatakot kayo, paano? Ayan o, tatanggalin nyo lang itong mismong ito. Ano ba? Hoy, nga. Yan, itong mismong ano na to. Yan, parang guide na yan ang upper lip niya. Hindi ko papakita sa inyo kung paano tinabas kasi baka magalit si YouTube. Basta ito lang, yung guide na yan. Pakita ko sa inyo kung anong kalalabasan. Sandali lang. Ayan siya guys ngayon. Natanggal na natin yung upper lip niya. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit natin tinatanggal yan. Lalo na kung magbibreed tayo. Ayan. Sandali lang guys ha. Yung isa naman. Finish na to. Pasensya na kayo kung hindi ko maipakita, no? Ito wala. Hindi, meron yan. Hindi ko maipakita na ano, tinatanggal. Basta yung guide na tinuro ko kanina, ganun pa rin. Pakita ko rin sa inyo yung before and after. Ito yung before. Mamaya pakita ko sa inyo yung after matapos tong si new RK ko. Ayun sa mga nagtatanong, ito tapos na siya. Sa mga nagtatanong, hindi ba delikado para sa ating female na tabasa ng upper lip? Hindi naman ganun kadelikado kasi matitibay ang ating flower horn sa mga sugat-sugat na ganyan. Talagang merong breeder lang na ano, ang choice is tanggalin yung upper lip para mas safe. Papaliwanag sa inyo mamaya kung paano naging mas safe ang tanggalan ng upper lip ang ating mga female pag gagamitin natin sa breeding. Ayun guys, paliwanag ko lang konti at isang mabilis na paliwanag lang kung bakit natin kailangan or nagiging option na tanggalan ng upper lip yung ating mga female kung ito ay ating gagamitin sa breeding. Unang-una, alam nyo naman na lagi natin ginugroom ay ang ating mga males na flower horn. Syempre, dapat masingatan din natin yung male. Magiging option kasi para hindi sila masyado magkasakitan ay yung pagtatanggal ng upper lip ng female. Ngayon, kung ang magiging option nyo, yung male, ang tatanggalan ng upper lip, medyo hindi siguro maganda kalalabasan. Kasi nga, sila yung ginugroom natin, lalo na dun sa mga nagsyoshow, male talaga yung ating ginugroom at iniingatan. Now, yun lang, magiging safe kasi isipin nyo yung pagkagat ng flower horn kung pantay yung upper lip na yan. At saka yung lower lip. Pag yun nagpantay, mas malaki yung chance na makasugat ng malalim or malala. Pero kung hindi siya pantay, yun, hindi siya masyadong susugat kasi yung lower lang ang merong ngipin. May ngipin na maliliit yung ating flower horn kung mapapansin nyo. Yun lang guys, isang mabilisang
upload lang tayo ngayon. At shout out na muna tayo. Sana nagustuhan niyo yung video. At ito. Ayan, shout out nga pala kay Tol Mac Jefferson. Ayan, kay Tol Jeff. Na lagi nag-a-assist sa akin sa alaga naming tuta. Shout out nga pala sa Mad Flower Horn Keepers. Kay Joshua Eusebio. SJDM Petcom. Kay Marion Greta. Tapos kay DM Aquamates, ayan. Sa mga tropa sa Yelan, sa FH and Gapis, na lagi nakasuporta sa ating group, page, ayan. Sa mga bago at dati ng subscribers, ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Tankmates, Fish R Us, SJDM, Shrimp Keepers, kay Del Raymond Gabito, ayan. Sa K&A Aquarium and Sump, Slane's Hedgehog, Tito'l Miko Arca, ayan na laging naggagawa ng tank pag may order dito sa akin or dumirekta kayo sa kanya, ayan okay lang. Tropang Solido 253, ayan at kila Kuya Prime, magandang magandang umaga. Ayan, patuloy lang tayo, suportahan lang lagi at patuloy na maging maayos na hobbyist para dumami at lumawak ang ating mga kaibigan at groups. Yon. Iwas sa pagtatalo at maraming salamat. Peace out.